Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay June 16, 2022. So maganda yung galaw ng market natin ngayon ha. So nag-bounce po tayo ng 1.16%. So hopefully yun yung bottom natin. 6,393.01 po yung ating closing. Pero gaya ng nakita natin, medyo malakas pa rin po yung ating net foreign selling. Tapos kanina napapansin natin, yung futures dito sa bandang US is mapula sila. So anyway, hopefully mag-close sila ng break-even lang para kahit papano may patuloy po yung ating rally for today. So kaya lang pinitik lang tayo ng ano eh pagdating ng closing. So baka nga meron pa rin tayong double checking malapit dito sa 6,390 na level naman natin bukas. Okay? So dahil medyo pumitik siya, marami yung stocks natin is berde. So itong si Phil Web natin, di ba? So umangat ulit siya. So grabe yung volatility niya. Umakyat siya ng more than 10%. So 13 yata o 10% yung closing. So mamaya tingnan natin yan. Tapos si Converge natin. So nag-try naman siya kanina umaga. Umabot pa nga siya ng more than 2% na gain. Pero talagang hindi niya kaya. So medyo mahina siya. Lumalabas pa rin po kasi yung ating mga foreign investors. Tapos si dito natin, ayan, mga dito natin, so nag-retouch siya malapit sa 3.5 na support level ng pinag-uusapan natin. And then green yung candle natin, hopefully. May follow-up siya bukas. Tapos si SPN Easy, hindi ko mag-gets kung bakit siya pinag-uusapan. Pero ang daming post ng picture ng kanyang project dun sa bandang Tarlac naman. So marami tayong nakikita mga solar panels. Tapos si CG, so finally nagbunga yung ano ah, kaka-tweet ng ating mga brokers. Ang dami lang tweet eh with regards dito kay FCG na okay naman daw yung kanyang first quarter income. So tingnan natin kung magpatuloy yung galaw niya bukas. Tapos si SCC natin, so bumabalik siya sa kanyang trading direction which is yung uptrend natin. So nagtatry na bumalik or gumanda yung ating pinaka-price action naman sa kanya. Okay? So yun po yung mga pag-uusapan natin. And then as usual guys, yung ating disclaimer. So yung vlog po natin na to is for education purposes lang. So huwag mo pong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold the mga stocks kasi meron nga pong risk na involved po dito sa ating market. So due diligence lang po kung ano yung bibilin mo. Make sure na gusto mo siya tapos alam mo yung dahilan bakit mo siya binibili para pag bumagsak yung price action natin, alam mo yung gagawin mo sa kanya. Diba? So anyway, doon po sa mga bago ulit dito sa ating training channel, as usual, don't forget to subscribe po dito sa ating YouTube channel, gaya ng sabi ko sa inyo madalas. So double check mo po yung ating mga uploaded videos dito or kung gusto mo ng guide, especially during this time na mahina nga po dito sa ating market. So pwede ka po mag-join dito. So tumutulong tayo sa mga kasama po natin na traders at investors po dito sa ating PSE market. Ayan. So yung ating mga company reviews, double check na lang po kung nag-subscribe ka. Profit or loss section, so yung mga sample trades po natin, basic indicators, fundamentals. So fundamentals pa rin yung ano, pinangawakan ko doon sa mga stocks na hawak ko kahit na medyo mahirap mag-trade during this time. So bihira tayo makasalo ngayon kasi nga lahat naman is pabagsak po yung ating price action. So follow mo din ako guys dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to. So dito naman nagre-review tayo ng ating mga play to earn games. So medyo lugmok pa rin si ano ah, si Bitcoin natin. So naglalaro pa rin siya doon sa ating 21,000, 22,000 level. So syempre affected yung ating mga play to earn games nga po kasi nga dependent sila doon sa ating cryptocurrency na si Bitcoin naman natin. Ayan. So nakadepende lahat kasi dyan. Yun yung pinaka-major currency natin. Tapos yung ating Facebook account. So double check mo na lang. So meron tayong ano dito. Doon sa isang ano to eh. Sa isang channel natin. May promo siya guys. Oh. So double check nyo na lang. Ano lang naman yan? Retweet saka repost lang yung ano. Yung kanilang squad airdrop giveaway. So click mo lang yan. And then meron pa lang kiklik doon sa bandang baba. Malay mo, ikaw yung mabunot na pangalan para sa kanyang mga USDT or crypto na giveaway. So 300 daw lucky winners will share 18,800 USDT. Ayan. So check mo na lang po yung details ng ating promo na yan. Tapos follow mo ako dito sa ating Facebook page. Ayan. So kanina meron tayong article about sa PSE market. So double check na lang yan. So yun nga, nagkaroon tayong time para gumawa ng vlog dito sa ating Bodega Peak. So guys, so in-update natin to. Double check mo na lang time to time yung US stocks natin, yung ating crypto. Later on, lalabas natin yung isang article natin about sa mga penny stocks naman. Ayan. So pinag-aaral na kasi natin sila. Okay? So tingnan natin yung ating Twitter. So ganun din, meron din tayong post dito sa promo na to. So double check mo na lang po yan.
Taiwan raises key interest rates to 1.5%. So dun sa bandang US, nagtaas na rin po sila pala ng interest kaya medyo huminga yung US market natin kagabi, pero ngayon parang pina-price in pa rin niya. So ayaw niya na mataas na interest rates. Tapos guys, oh, ito yung sa mga link to payment instructions for LSI, yung mga bumibili sa ating PSEEC. Ayan, the following eligible TPs natin. So meron sila dito. Oh. So double check mo na lang yung mga platforms natin na nandyan. So call, First Metro Sec, saka si MyTradePH. Tapos balay ni Prutas, ayan. So ito yung gamit niyan. Meron siyang LSI reminder. Ayan, so PNB, pwede kang mag-buy dito. PSEC application, so June 23. So malapit na po siya. Yung mga gusto mag-avail kasi 0.7 lang siya. So medyo mura po itong si ano natin, si Balay na Prutas. So double check na lang yan kung gusto mo siyang mag-avail. Tapos ito yung article natin about sa US sa PSE market, yung closing natin. Ito nga, nakita natin is medyo malaki pa rin po yung ating net foreign selling. So 295 million. Ibig sabihin guys, meron pa. Kasi lumalabas pa rin sila eh. So wala pa rin support yung ating market. Medyo mahina pa rin. So napansin nyo naman siguro, majority ng mga gumagalaw is yung ating mga penny stocks pa rin. Ayan. So anyway, maganda naman yung galaw ngayon. Kaya lang pinitik lang sa closing. So property 2.37%. Tsaka holding yung nanguna ngayon. Medyo tinamaan yung ating services sector naman. Discover World plans 7 billion project in Davao City. FCG, ito yung mga nakita ko na pakonti-konti na retweet. So double check na lang yan, baka maka-apekto dun sa stocks natin na yan. Kasi meron siyang ano eh, kung papansinin mo, meron po siyang volume. So FCG reported it's on track to hit its target of having 150 branches open nationwide by the end of 2022. AGI allocates 60 billion for capital expenditure. So lugmok din itong si AGI natin. Tapos ito yung isang worry natin last time, di ba? If cases and hospital admission go up, we will have to shift and escalate the alert level to number 2. Nako, kayari na naman yung mga negosyo natin dito pag nag-alert level 2, di ba? Kasi magkakaroon na naman na restrictions eh. Ayan. So tignan po natin yung ating COVID case. Siguro ngayon bantayin na natin yung COVID cases natin. Pag talagang marami, handa ka na sa gagawin mo sa mga stocks natin. SEC, so maganda nga po yung galaw. After the strong performance of New York 3 main indices, yung ating Dow Jones, S&P, tsaka yung Nasdaq, Asia largely followed suit on hopes that a sharp burst of rate increase will allow the bank to begin cutting sooner. Ayan. Vista REIT, second day, shares remain unchanged on market debut. Figaro natin, ayan, so maganda nga po kasi yung, ano niya, yung, nakita natin yung volume, maganda talaga. So turning bullish siya. Twitter remains committed to closing Elon Musk deal. So parang ayaw nga yata bilhin ni ano eh. Elon Musk natin, Jollibee, nagkaroon sila ng mga spike. So kaya nagkaroon ng mga maraming ano, posts with regards sa ating mga blue chips. Fed hikes policy rate by 75 BPS in line with consensus. BGL sales up 19.5% and then personal remittance up by 3.8% naman siya. Tapos Vista REIT ulit, paparandam siya kasi ayaw gumalaw ng price. Globe announces new technology, SM, partnered with PAL. AGI McDonald's announced two of its provincial stores will be solar powered. Ayan. So paramdam lang naman si ano, si AGI natin. Tapos NCR to remain under alert level 1 from June 16 to June 30. Ayan. So wala pa naman yung alert level 2. Pinag-usapan yon kapag mataas po yung ating COVID cases. Kaya gamit kayo ng face mask po dyan. Ayan. SMC ramps up massive infrastructure project, PLDT, top for the rollout of 225 public Wi-Fi sites. Car sales climbed by 20% in May. Maganda siya. And then overseas Pinoy sent home 2.4 billion US. 5-month high siya. Fill rice import surge in January. Medalla signals gradual tightening. Ayan. So tataas kasi yung mga interest rates natin. It was the first 75 basis points increase
since November 1994. Ayan, so grabe, no? Kasi nga, ang taas ng inflation talaga gawa nga po ng gyera doon sa bandang Ukraine naman natin. So quick takes, FCG, SPC at saka si CPG. Ayan, so may mga article si Philstar natin. Double check mo na lang. ICT Science Services Accord with Uruguay Major Feeder Operator. So kaya lang hindi ko alam bakit bumabagsak pa rin yung price nitong si ICT. So maliban sa market sentiment natin. FCG, ayan. Galing kay 2 Trade Asia natin. Expanse Reach. Ayan. Kasi magtatayo siya ng 150 branches. Ayan. FCG ulit. Galing kay First Metrosec. Expects 150 branches nationwide. Ayan. RSI gets stable rating for bond float. ASLAG, positive siya 2%. Annualized earning per share is 0.07. RASLAG posted a net income of 26.1, 2% year over year. So kumita naman siya kahit pa paano. 2% nga lang po siya. And then the DWC prepares projects in Davao. Tapos yung nangyari din sa US market natin, ayan. So yun lang naman yung mga nakita natin. So parang artificial yung ano, ha, yung pag-akit na market natin kasi pinitik siya over the closing naman natin. Okay, so yun lang yung mga nakita natin sa Twitter. And then guys, ha, so open na lang lagi yung ating Patreon. So kung gusto mo ng guide, especially during this time, medyo mahina po yung ating market, so pwede ka pong sumali dito. And then tingnan natin kung ano yung magagawa natin sa portfolio mo dito sa trading community natin, yung mga kasama natin na nagtitrade dito. So meron tayong mga guide na binibigay. So pwede ka pong sumali dito sa ating membership level naman. So tingnan mo na lang po dyan sa bandang baba yung ating pinaka description naman sa kanya. So refresh ko lang to para hindi siya mag-close mamaya. So ayan, oh, pinitik lang tayo sa closing, guys. So not too sure pa kung masustain natin yung galaw. Especially meron tayong negative 295 million na net foreign selling. So mahina pa rin yan. JT Cap yung nagdala, and then Wilcon. So grabe yung nangyari dito kay Wilcon, ha. Kaya tingnan natin mamaya yung ano, yung price action nito. Nagkaroon siya ng ano, eh. Nagkaroon ng breakdown yata ng price, si Tel ganun din, si AGI ganun din. So bargain na bargain yung ating mga stocks. Inantay natin yung article ni ano, eh, ni Ma'am April Tan. So hanggang sa ngayon wala pa, eh. Ano ba? Do not be worried, or be worried during this time na mataas po yung inflation ng ating mga yan, yung mga products, all products natin, yung ating mga basic needs. Ayan. So anyway, wait natin siya. 41% foreign participation and then 59% local. So 1.16% lang po yung, or rather yung pinitik ng stocks natin. So half day is unti-unti siya nagkaroon ng profit taking. Tapos yun nga, medyo binatak siya pagdating ng ating closing naman. Okay, so tingnan natin bukas, ha. Hindi pa sure yan. Hindi pa sure tong kandila na to kasi meron pang selling, eh. May mga nakikita pa tayo. So anyway, hopefully hanggang dyan lang siya sa area na yan, 6,321. And then papunta na nga rin tayo sa oversold. So tama lang siguro magkaroon siya ng konting bounce during this time. Pero bearish pa rin yan, guys, kasi lower high pa rin naman. Tapos first day, tapos net foreign selling. So hindi pa tayo masyadong kampante dyan sa ating current level. So tingnan natin yung ano, major indices. Ayan, oh. So refresh ko to, ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo boring pa rin. Kasi nga yung ating mga indices sa US market, si Nasdaq, si Dow Jones, si S&P 500. So makita mo dyan, Nasdaq, oh, grabe, oh, negative 2.48%. So malakas pa rin po yung kanilang sell-off. So baka meron pa rin. Iniisip natin is meron pa rin. Kaya be ready na lang bukas ulit kung ano yung mga mangyari sa kanila. So pwede naman magkaroon siya ng drop sa opening midday. And then kagaya ng ginawa sa atin sa market, magkaroon din siya ng ano, price reversal. Kasi parang exhaust din naman yung ano. Pero ewan ko dito sa US, ha, kasi yung mga stocks naman nila dyan talagang ang tataas as compared sa Pilipinas. Hindi naman tayo masyadong umakyat for the past few months na nag-rally dito sa US natin. So makita mo, malakas din yung drop dito sa bandang Europe po natin. Ayan, oh. So mapula din po yung kanilang mga price action dyan. So double check na lang kung meron ang hawak. So tingnan natin na bukas. Silip-silipin natin to mamayang gabi. So dito sa bandang Asia, bah, berde lahat yata dito, ah. So anyway, meron siyang mapula pero mas marami yung berde. Ayan. So maliban dito kay India na parang nag-collapse din yung price niya, negative 1.99, tsaka dito sa Hang Seng sa Hong Kong, negative 2.17%. Ayan. So bantayin na lang natin yung mga mangyayari mamayang gabi dito sa US market, kasi for sure, since wala tayong masyadong support ng foreigners, susundan natin kung ano yung gagawin po ng ating
US market man. Okay? So dito naman sa Bitcoin, so 21 pa rin siya. So ingat daw sa ano, ingat sa mga short squeeze kasi parang nag-stay naman siya above ng 20k level. So may mga papitik-pitik na siya. So nagka-try mag-recover si Bitcoin natin. So ayun oh, ang lalaki ng galawan nila oh. So grabe no, kung kahapon bumili ka. Meron ka ng 10% kaagad dito sa cryptos natin. So yun ay kung tama yung ano, yung basis mo or yung speculations mo dito sa ating cryptocurrencies. So yung COVID cases natin kahapon 256. So wala naman siyang spike. So nagwo-worry lang yung iba kasi for the past few days, umabot tayo ng ano eh 300 plus na COVID cases pa. Ayan. So tingin tayo dito sa ating individual na stocks, lagay natin dito. And then pag-usapan natin yung mga trending stocks natin. Okay? So unahin natin si PhilWeb. Ayan. So maganda yung galaw niya. Ayan. So mukhang nandito lang sa mga penny stocks karamihan ng trader. So grabe din yung ano. Ganda rin ng chart nitong si Web natin. No? Yung nga lang pag bumagsak siya, dapat talagang handa ka sa kanya. Kasi malakas yung bagsak niya, di ba? Nagda-drop siya ng halos 10% din. Pero ngayon maganda yung galaw niya. Oh. So yung nagkakaroon ng higher low formation. So yung support natin, hindi na niya niretest. Nagkaroon pa siya ng gap up and then nag-close nga po siya ng medyo malakas. Meron na ba tayong channel? Subukan natin ha. Hindi ko makita eh kung meron siyang channel para makita na sana natin yung price. Pag nilagay ko dito, baka naman sobrang optimistic tayo, di ba? So anyway, pero parang ganun yung pinapakita niya eh. Kasi na-breakout niya yung ano eh, na-retest niya yung support. Tingnan natin for the confidence kung dito rin yung gagalawan niya. So magkano ba tinaas nitong si ano, PhilWeb natin? Taas na ito eh. Umabot po siya ng 11.63%. Ayan, so taas. Meron siyang net foreign selling, negative 2 million. Call CitySec ang buyer and then call CitySec din yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Ayan. So congrats sa inyo, yung mga malalakas yung loob kasi sobrang lakas ng volatility po nitong si PhilWeb. And then, yun nga, pag nagkaroon naman siya ng drop, siguro dito na lang na para medyo mas malapit sa tayo. So ang next na resistance natin sa kanya dito sa area na to, tingnan natin ha. Is pag dito siya bukas mga 5.2, pwede na rin siguro 5.2, and then support natin is taas natin ng konti dito sa candle na to, mga 4.38 or 4.4 pesos, tapos meron siyang volume eh. So anyway, potential ma-hit natin yung 5.2 for the coming few days. So tingnan na lang natin kung ano magpatuloy yung galawan na penny dito sa ating mga stocks. Pero marami nga, medyo malalakas nga yung galawan dito po sa ating mga penny stocks. Okay? So yun po yung nakita natin. Wala pong catalyst yan. Ha? So talagang galawang penny lang yung mga nangyayari dito sa ating market. Ayan. So nauntog ulit si Converge at nagkaroon pa siya ng breakdown. No? Ayan. So kailangan talaga antay mo ng konti na magberde yung mga kandila, no? Kahit sa end of the day muna. Pero parang isalge na rin siya. Nandito na siya sa RSI 22. Pero kung napansin nyo si ano ha, si SPC natin, umabot siya ng ano eh, 5 yata o 6 yung ano, yung RSI niya bago siya nag-bounce. Ayan, ha. 6.9 or siguro 7 na RSI bago siya nagkaroon ng bounce. Ayan, kasi sobrang hina nitong si SPC natin. Itong si Converge ang nagpapahina sa kanya yung ating net foreign selling. Tingnan natin kung meron siya. Parang meron siya kanina eh. May napansin tayo sa kanya. Ang loss niya, negative 1.64%. Ayan, ayaw magpapilit yung ano natin. JP Morgan ang buyer and then Maybank Pep yung ating pinaka-main seller. Ayan, so andyan na si ano. Sumasalo na si JP Morgan. Hindi ko alam bakit tayo magpapilit dito. Pero napansin ko kanina parang net foreign selling pa rin po itong si ano, si Converge naman natin. So kahit ako ayoko din munang sumalo. Although fundamental wise, sabi nga natin, okay naman itong si Converge. Pero ayaw kasi ng tao sa kanya. So yung demand wala. Kaysa maipit naman tayo. Di, antayin na lang natin na ano, mag-verde muna yung mga kandila natin sa kanya. So mababa pa rin yung, ano, yung traded volume. Next na support, kasi breakdown yan. Baba natin to. Hanap tayo ng support. Saan ba pinakamalapit dito? Ayan. So siguro mga 19.6 o 20 pesos muna bago tayo pumunta sa 19. Maliit kasi yung ano, drawing natin eh.
20.4. Ayan, so sakto nagre-retest siya dito sa ano, 20.4 na support level natin, tapos resistance dito sa mga 22 pesos. Ayan. Pero malapit na rin siguro to. Kasi ano naman eh, ngayon lang siya after for so long since March. Ngayon lang siya ulit nagkaroon ng oversold condition. So baka malapit na rin tong si ano converge. Kaya lang syempre mas maganda magantay na may demand sa buying muna kasi wala eh, mahina. So ayaw mag ano na, ayaw mag-update ng net foreign buying natin sa kanya. So anyway, ganyan lang muna. Bearish pa rin tayo and then di pa rin natin makita kung nasaan yung bottom nitong si converge po natin. Okay? So next. Dito na Tix. Ayan. Congrats at uminto na rin sa wakas. So, nagkaroon tayo ng retest 3.56. Ayan. So, natandaan ko ito kasi nakita ko bago mag-close. Nag-worry din tayo dito sa stocks natin na ito kasi patuloy siyang bumabagsak. So, ngayon nagkaroon na siya ng bounce dito sa RSI 22 level. Ayan. So, tingnan natin. Hopefully, dapat magkaroon muna siya ng base dito para masabi natin na malapit na siya magkaroon ng reversal ng price action. Kasi ngayon, dalawang kandila pa lang naman. So, hindi pa natin matansya kung bukas, bubutasin niya yung 3.56. Kasi, ang tansya natin, yung psychological support na 3.5, yung inantay natin na magandang bounce area para kay dito natin. So, mahina pa rin siya guys. Ha? So, tignan mo na lang kung meron kong hawak. Gaya na sabi ko, baka bili ka ng bili sa mga downtrend natin na stocks. Sinare ko naman sa inyo yung experience ko kay Surepass kung saan salo tayo ng salo sa kanya tapos pababa naman siya ng pababa. Ayan. So double check mo na lang yan. Wala tayong makitang optimism pa kay dito natin. Wala siyang mga news. So 3.3 pesos or percent yung ating gain. Meron siyang net foreign yung 650k. So malit lang. Call FMS ang buyer and then call BDO yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So wala pa. Hindi pa natin makita na mag-bounce itong si dito natin. Bukas siguro kung maganda yung, ano, yung market natin. Tingnan natin. Okay. Next po natin, SPNEC. So, yun lang naman yung nakita ko sa kanya. Marami po kasi yung nagpo-post ng mga pictures. So, mukhang marami yung nakabantay by SPNEC natin. So, meron siyang gain 0.64%. Pero net foreign selling siya, negative 2 million. Call Maybank ang buyer and then Maybank Abacos yung ating pinaka main seller. So, ganun pa rin naman. Kung ano yung analysis natin sa kanya kahapon, yun pa rin naman, nasa support area lang itong si SPNEC natin. Pero yun nga, gaya ng sabi natin, since bearish yung market natin, may impact kasi pag ano eh, negative or rather, descending triangle formation yung nakita natin na pattern niya which is mahina pa as of this time. Ayan. So hopefully, magkaroon na rin siya ng bounce. So nag-aantay lang siguro din to na ano, medyo mag-reverse yung market direction natin. So bantay mo na lang ha. Baka mag-ano to eh, mag-shake out dito sa pinaka support level naman natin. Okay? So yun lang po yung nakita natin. And then FCG. So ito yung sinasabi natin na pinag-uusapan ngayon dyan sa ano, ng mga brokers natin. Kasi yung hindi ko nakita yung earnings eh. Pero maganda yung nakikita natin na earnings sa kanya kasi pinupuntahan siya ng ano eh, meron siyang volume oh, itong spike na area na to, itong area na to, ayan oh. So meron siyang volume. Last time ang lilit ng volume pero nag-subside and then pinipitik-pitik na siya ngayon. So tingnan natin for the coming few days kung ano, actually maganda nga yung setup niya eh, no. So meron siya, nag-resist siya sa 0.6 and then siguro ascending triangle na lang muna yung i-assume natin na galaw. Pero parang small ladder, small flag formation siya dito sa area na to. Nagkaroon siya ng breakout. Kaya lang, medyo malakas din yung profit taking niya. So, anyway, okay naman yung ano niya eh. Okay naman yung RSI volume at saka yung MACD formation natin sa kanya. So, gaano kalaki? So, malaki din yata ito eh. Ayan, mabot din siya ng 7.55%. So, 1.6 million net foreign buying and then call FMS ang buyer and then Papa FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. And then lastly, si SCC natin. Yan. So, malakas si SCC kasi tinatry niya bumalik dito sa resistance natin dito sa bandang taas. And then, ang pattern na niya ngayon yung ating MA20. So, yan yung babantayan natin sa kanya kung masustain niya po yung next na galawan naman niya. Ayan. So, above RSI 50, pero medyo may correction yung ating MACD formation naman sa kanya. So, gaano kalaki yung ginalaw niya for today?
So meron po siyang 2.79%. So okay na rin 'yan, di ba? 25 million. So ito ay maganda. Kahit papaano, meron siyang meron tayong nakita na net foreign buying naman sa kanya. Ayan. So okay yan, may susupport si ano kasi, di ba? Si Converge natin, wala. Binebenta po siya ng ating mga foreigners as of this time. Call Mandarin ang buyer, then call Papa Securities yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay, so yun lang muna yung mga nakita natin. So may pakiramdam tayo na bearish pa rin tayo as of this time kasi nga wala tayong foreign buyers, tapos bumabagsak pa rin po yung ating mga US market naman. Okay, so double check mo na lang yung mga hawak mo. So kung malaki yung exposure mo, bantay-bantay tayo kasi parang possible meron pa mga breakdown ng price ng ating mga stocks naman. Okay po, so yun lang. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Check mo yung ating membership, guys, para pwede ka mag-join. Kung gusto mo ng guide during this time, yung ating Crypto Koto channel, Facebook account, Facebook page, Budegi Peak, yung ating Twitter, and then yung ating Patreon. Guys, ha, open siya. So for the whole month, kasi during this time, medyo mahirap mag-trade. So kung gusto mo ng guide during this time, open po yung ating Patreon channel naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat at kita po ulit tayo bukas.